Hello po mga ka-CFO today! Alam ko, marami na sa inyo ngayon pa lang nagko-comment na sa ating chat box. Okay lang yun. Dahil dyan, meron po akong tanong sa inyo. Ano ang dream life ninyo? Meron ba kayong na-envision o pinapangarap para sa buhay? Para sa iba, simpleng buhay lang, masayang-masaya na sila. Yung meron lang tayong mga pang-araw-araw na kagamitan para matugunan yung mga basic natin na pangangailangan. Sapat na yung ganun lang. Tama yun, Ate Harms, no? Yung simpleng nalilinis mo yung bahay nyo para masarap tirahan, yung pagkatapos mo maglinis, may mainit na kape ka na naghihintay sa'yo, at paminsan, nabibigyan kulay mo yung araw ng iba sa pamamagitan ng mga kind gesture, no? Tulad ng pagbibigay ng flowers. Yes, true yan, Ate Han. Diba? Sabi nga nila, it's the little things that matter. At yan naman po ang nilalaman ng mga episode natin sa araw na ito. Akala nyo, maliit na bagay lang ang mga business nila, di ba? Pero napakalaki ng impact nito sa buhay ng mga tumatangkilik sa business nila. At sigurado, at siguro iniisip po ninyo na kung ano-ano yun, no? Well, let's watch this episode highlights para sa Lunes na ito. Albay, Mamburao, Pangasinan, here we come! Pero bago yan, CFO Vision po muna. Don't change the channel, magbabalik po kami. Only here on CFO Today! Ako si Angel Rodriguez, pangalawang anak ni na Benji at Annabel Rodriguez. Si Ate Algin ang panganay at si Jasmine naman ang bunso kong kapatid. Ito ang aming tahanan. Simple lamang ang aming sambahayan. Ang pakikipagkaisa sa mga aktibidad ang isa sa aming kaaliwan. Kaya naman, lalong tumatatag ang aming pananampalataya sapagkat ang aming buong sambahayan ay kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tiniyak nila nanay at tatay nang hindi lang kami masaya, kundi lahat kami ay nakikipagkaisa sa mga gawain inilulunsad ng pamamahala. Ma'am, panirat sana ko ang inusunod ha kay Basig Parat ang imong piloto. Ay, ang sweet naman! Sana all! Naging abala man sila nanay at tatay sa pang-araw-araw na gawain, mas lalo naman kaming naging abala sa mga gawain at paglilingkod. Kapatid, sumama ka. Isulong natin ang lahat ng gawain sa iglesia. Mabuhay na sa kabanalan, mabuhay sa kasiglaan. O kapatid, malapit na ang kaligtasan. Ay,
napapansin lahat nating mga gawain. Puspusan ng lagi na pagkat si Kristo'y darating na. Kaya tayo naman bilang mga tunay na gawin po mga kapatid, tukulin nating ibahagi ang ating kalalang. Lagi tayong inaawa. Kakatapos lang ng aming online at seminar virtual class, kaya tutulungan ko muna ang aking bunsong kapatid sa isa sa gawa nitong coloring activity sa PNK. Sa kabila ng pait at hirap na idinulot ng pandemya, hindi kailanman nawalan ng pag-asa ang aming pamilya. Bagkus, ay mas lalo kaming nagpakasigla sa pagtupad ng aming tungkulin at inilaga ang buong pagtitiwala sa Ama. Alam niyo po ba ang English ng walis tambo? Edi, soft broom? Oha, may bago na naman po tayong natutuhan. Pero more than that, may matututuhan na naman po tayo mula sa distrito ng Albay kung paano gawing matagumpay na business ang humble walis tambo. Let's watch this! Ang kapatid na Edgar Asaituno mula po sa Kapisanan ng Buklod, mayroon po akong paggawaan ng walis. Una po, madali lang naman po ang paggawa ng walis. Una, magtatanim, tapos po ang pag-anihan, mag-aani po ng talahib, at pagkatapos po ibibilad at hihimayin po yung talahib at gagawin na pong walis. Tapos po noon na magawa na yung walis ay ibibinta na po yon. Sa kasalukuyan po, mayroon kaming pinagdadalhan po ng walis sa Maynila po. Binideliver lang po, pinadadala. Tapos yung pinakabayad po sa walis ay pinadadala na lang po kung saan na padalahan. Binata pa po ako. Nagsimula na po akong gumawa ng walis. Hanggang ngayon po ay walis pa rin po ang negosyo ko po. Sa isang araw po, nakagagawa ako ng 50 piraso po ng walis. Sa loob po ng isang linggo, pagka tuloy-tuloy po ang paggawa, nakagagawa po ng mga 250 pieces po ng walis. Ang mga katulong ko po sa paggawa ng walis ay
yung akin pong asawa, yung tatlo kong anak na malalaki na, sila po ang tumutulong sa akin para po magawa namin yung walis tambo. At kapag idinideliver naman po papuntang Maynila, ay ginagamit ko po yung sasakyan na nabili ko po at dinadala ko po papuntang Legazpi. At pagkatapos po nun ay pinapaktura ko naman po sa tracking papuntang Maynila. Sa awa po ng Panginoong Diyos po, nakabili na rin po ako ng mga kagamitan sa bahay, katulad po ng television, nagkaroon na rin po ng washing machine ang misis ko, at saka po mayroon na rin pong nabiling motor at saka sasakyan. At saka po, nakapagpatapos na rin po ako ng isang anak sa kolehiyo. Ang mga anak ko po ay 7 po sila. Ako po ay wholesaler po ng walis tambo. Ngayon, mayroon po akong 3 kliyente na bumibili po ng aking mga walis. Yung isa po, kumukuha sa akin ng minsan 5,000 piraso po ng walis. Nung hindi pa po yun dumarating yung pandemic. At saka yung isa naman po ay minsan 1,000 piraso at saka yung isa 2,000 piraso po. Po ay sa kasalukuyan po, Pangulong Diakono po sa lokal ng Manito at saka isa pa rin po akong guro. Ginawa pa rin po akong Pangulong Buklod. Ang pinaka-advantage po ng aking pong negosyo ay dito ko po nakukuha yung mga ginagamit po namin sa aming tahanan, gaya po ng pagbili ng pagkain, yung po sa pag-aaral ng ating mga anak, at saka po yung mga kagamitan pa na dapat na maikuha po ng aming pamilya. At saka po higit sa lahat ay may nagagamit po kaming para po sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang totoo po niyan, mula po nung dumating yung pandemic, talagang nahirapan po talaga ako sa negosyo ko kasi nawala po yung mga kumukuha sa akin ng walis. Kaya ang naging pinagkukunan ko na lang nung sumapit po yung pandemic ay ibang ano naman po, nagtatanim na lang po kami ng palay. Yun na lang po ang pinagkukunan po namin. Kaya kung kaya kong magnegosyo, tiyak, kaya nyo rin. Kaya, karirin mo na yan. Lagi kong naririnig na kapag engineer ka daw, magaling kang mag-solve at magaling ka sa mga formulas. Alamin natin, kung yung guest natin mula sa distrito ng Mamburo, Mindoro Occidental, na engineer by profession, magaling din po kaya sa formula ng perfect cup of coffee. Siguro naman po, hindi po ba? Kaya nga siya may coffee shop business eh. Kaya panoorin po natin kung paano niya ibabahagi ang formula for success ng business niya. Panoorin po natin ito. Hello mga ka-CFO today! Ako po si kapatid na Abigail Molino mula sa lokal ng Santa Cruz, distrito ng Mamburo, Mindoro Occidental. At samahan niyo po ako sa aming cafe. Nung nag-aaral po ako nung college, way back 2013, pinangarap ko po kasing magkaroon ng sariling business. Na-inspired po kasi ako sa mga magulang ko na business-minded din. Ito po kasi yung nagpa-aral at bumuhay sa aming pamilya.
Nag-come up naman po ako ng idea ng coffee shop kasi hilig ko po ang magkape. At sinabi ko sa sarili ko, kung magtatayo ako ng business ay dapat yung may kinalaman po sa hilig ko, tulad ng pagkakape at pagluluto. Naghanap po muna ako ng stable job after graduation para makaipon ng puhunan. At nung nag-pandemic po, umuwi po ako dito sa probinsya. Unti-unti na po ako nagplano para sa magiging business ko. Nag-start po ako sa paggawa ng mga merienda tulad ng takoyaki, fries, at mga shake. In-invite ko yung mga kaibigan ko na mahilig ring magkape para sa taste test. Tinanggap ko po ang mga feedback and suggestion nila. Nag-explore din po ako ng iba't ibang klase ng ingredients tulad ng coffee beans, gatas, mga syrup na sasakto o babalanse sa mga timplan ng kape. Nagsimula po ako sa stall lang noong October 2021 hanggang sa makaipon po at nagpatayo ng coffee shop noong May 2022. Sa kaunting panahon po na iyon ay marami na po kaming return customer at patuloy na tinatangkilik ang mga drinks po namin. Karamihan po sa mga customer namin ay mga estudyante at nagtatrabaho. Mga naghahanap po ng mga refreshing drinks after a long day of working o kaya schooling. Noon po kasi, ang kape ay madalas na pang umaga lang. Ngayon po, kahit anong oras pwede ka nang uminom ng kape. Kahit mainit man o maulan. Kaya we make sure po to offer different kinds of coffee na pwede sa anumang panahon. Pwede sa iba't ibang panlasa ng customer. Nag-o-offer po kami ng hot brewed drinks. At meron din po kaming iced coffee na siyang bestseller sa aming mga customers. At para naman po sa mga hindi mahihilig sa coffee base, nag-o-offer din naman po kami ng milk-based drink at milk teas. Hanggang sa nakaranas po ang aming lugar ng shortage sa power supply. Kaya naman po, hindi magamit ang mga machine. Kaya nagsumikap po ulit akong makaipon para magkaroon ng generator set. Pero habang nag-iipon pa po, ay nagdagdag po kami sa menu ng mga snacks. At nag-o-offer na din po kami ng mga fruities na hindi kinakailangan ng mga machine sa pagtitimpla. At isa pa, budget-friendly para sa mga customer naming estudyante. Hanggang sa nagdagdag na din po ako ng mga makakatulong sa paggawa ng mga drinks at snacks, pati na rin po ang magdi-deliver ng mga ito. Dahil matrabaho din po ang paggagawa ng mga drinks. Pero kahit busy man po sa aking business, hindi ko po nakakalimutan tumupad ng aking mga tungkulin at dumalo po sa mga aktibidad ng iglesia. Tinitiyak ko po na meron akong partisipasyon tulad po sa mga gawaing pagpapalaganap. Isinasama ko po ang aking mga staff sa mga pamamahayag ng salita ng Diyos. At nagbibigay din po kami ng mga babasahing pasugo at polyeto sa mga customers namin. Katulad din po kasi ng kape, dapat po balanse din ang ating buhay. Hindi puro paghahanap buhay lang. Dapat po, higit sa lahat, binibigyan po natin ng oras at pagpapahalaga ay ang pagsunod po natin sa kalooban ng ating Ama. Tips ko po sa mga gusto mag-business, especially gustong magtayo ng coffee shop, una, maghanap po kayo ng supplier ng pinakamasarap na coffee bean at ng iba pang ingredients. Pagpaiba-iba po kasi ng supplier or ingredients, ang tendency ay magbabago din po yung lasa ng produkto nyo. Kaya, be consistent. Pangalawa, sa business po, meron talagang peak and off season. Kaya, boost our market online. Ito po kasi yung uso ngayon. Babad yung mga tao sa online, lalo na sa social media. Kaya, mahalagang magkaroon ng sariling shop page para may advertise po natin sa mga tao yung business po natin. Pwede tayong mag-isip ng mga promo para ma-encourage pa po natin yung mga customer natin. And lastly, may magandang naidudulot po kasi ang love at passion sa business. Hindi lang po nagbibigay ito ng happiness sa'yo, kundi once na dumating ang problema at pagsubok, kung mahal mo yung ginagawa mo,
Sa halip na tumigil ka, gagawa at gagawa ka ng paraan para makahanap ng solusyon sa problema. Hindi yung hihinto ka na lang dahil nahihirapan ka. At lalong higit po sa lahat, ang paghingi lagi ng gabay sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin. Dream and make it happen. Kasi kung kaya ko, kaya nyo rin. Kaya, karirin mo na yan! Ang rosas ay pula at ang violets daw ay blue. Ano naman kaya ang tips ng ating guest mula sa distrito ng Santo Tomas, Pangasinan for you? Panoorin po natin kung paano po niya ipinagtagumpay ang kanyang flower shop business na nagbibigay kulay di lamang sa buhay niya bilang business owner, kundi pati na din sa buhay ng mga customer niyang tuwang-tuwa sa mga flower arrangements niya. Let's watch this! Ako po si kapatid na Andrea Lea Cuyo, isa pong kadiwa, may tungkulin po sa kapisanan mula po sa lokal ng Tayog, distrito po ng Rosales, Pangasinan at may-ari po ng flower shop. Bali, nagsimula po ako ng during pandemic po around July po ng 2020. Nung bata pa po kasi ako, pangarap ko na pong maging florist. Nagkaroon po ako ng opportunity po na makapag-ayos ng bulaklak nung meron po akong isang kaibigan na nag-try po magpagawa sa akin. So, nagustuhan naman po niya yung ginawa ko, kaya ang ginawa ko po, gumawa po ako ng Facebook page at dun ko po pinost yung ginawa ko. Dapat po nating isaalang-alang sa pagsisimula po ng flower shop. Una po, yung pagkakaroon po natin ng supplier. Mas maigi po na yung supplier po na makukuha natin, mas malapit po sa atin. Pangalawa po, dapat po nating aralin kung sino po yung tinatawag po nating target market para alam po natin kung sino po yung mga bibili po sa atin at yung mga pagbebentahan po natin. Pangatlo po, pag-e-enhance po ng kakayahan ko po or ng skills ko po bilang florist para po makasabay po tayo sa mga trending po na arrangements po ngayon. Maaari po tayong magka-problema sa pag-i-stock po ng flowers kapag wala po masyadong bumibili. Kaya maigi po na bago po tayo mag-stock, nakapagpa-pre-order na po tayo. Madalas naman po wala naman po tayong mga problema sa deliveries. Nagkakaroon lang po tayo ng minor problems kapag halimbawa po masama po ang lagay ng panahon. Dahil po sa negosyong ito, natutulungan ko po ang aking mga magulang sa akin pong pang-araw-araw po na gastusin at higit po sa lahat sa paglilingkod. Sa mga kapatid po sa pagpili po ng negosyo na sisimulan ay una po focus po sa skills, sa experience at sa passion po na meron kayo. Lahat naman po ng negosyo wala naman po madali sa simula. Kailangan po ng tiyaga at consistent ka. May mga panahon po na mahina po ang orders, may mga panahon din naman po na madagsa po ang customers. Pero ang huwag pong mawawala ay ang panalangin at paghingi po ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung may opportunity, i-grab na! Kung kaya ko, kaya nyo rin! Kaya naman, karirin nyo na!
Gaya nga nang banggit mo kanina, no, Ate Mayan, it's really the small things in life that count and that add up to help us succeed. Pero para sa ating mga iglesia ni Kristo, hinding-hindi maliit na bagay ang pagbibigay halaga natin sa pagtupad ng mga tungkulin na siyempre pinagkatiwala sa atin. Kaya naman ako personally, no, hangang-hanga po talaga ako sa mga guests natin today. Simple man yung kanilang mga pamumuhay at simple man kung maituturing ng iba ang kanilang mga hanap buhay o pinagkakakitaan, ang laki naman po ng pagpapahalaga nila sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Yes, tama ka dyan, Ate Harmony. Kaya nga sigurado ako na maraming nakuhang business tips at inspirasyon ang mga viewers natin today. Kung na-enjoy po ninyo ang mga episode natin ngayong Lunes na ito, at huwag niyo pong kalimutan o huwag niyo pong kakalimutan i-share mula po sa official Facebook page at YouTube channel natin na Iglesia ni Cristo Christian Family Organizations. Ayan, at bago nga po tayo magtapos, binabati ko po ang lahat po ng District Multimedia member po sa Distrito ng Makati. Happy watching po sa inyo! At greetings din po sa katiwala sa ilaw ng aming distrito dito sa Makati, si kapatid na Randy Santos. Kasama po ang kanyang may bahay na si Ka Charmaine Santos, maging ang kanilang cute na anak na si Ka Daniel at si Ka Daniela. O, di ba ang cute wow, mga pangalan? Yes! Hello po! Nood din po tayo ng CFO Today every 5:30 p.m. buong linggo na ito para sa interest, values, entertainment at international segments. Sana'y sa inyong panonood ay patuloy po kayong nai-inspire, na-encourage at na-motivate na kung kaya nila, kaya nyo rin yan. Kaya, kaya rin nyo na yan! We hope you've been inspired by Christian Living only here on